Teka, ano nga ba talaga ang nangyari? Tara, panoorin natin ang kwentong inalam ni Kwento King ng Las Piñas. Saan ba yun? Hindi ako pa hinahanap yun eh. Ano nga lang pinunta ko dito eh. Ito Ben, ito nakakapa ako na. Ito, ito ko na. Napag-alaman ko kasi na ang halamang ito ay makikita sa Laguna. Curious din ba kayo? Tara, G! Sino ako? Sir! May tanong ako. Saan po ba makikita itong mga halaman na ito? Ay, nandito. Marami siya dito. Halika, okay. Punta natin. Tara, tata. Wow, ganda naman dito. Ano bang tawag dito sa lugar na to, sir? May mga ilog, may... Ganda ng view eh. Ang tawag namin siya ang Mulawin Creek. O ito, ang dami dito mga bulaklak. Oh. Ito na ba yung kapakapa na hinahanap ko? Hindi pa ito. Ngunit isa pang uri ito ng Medinilla. Pareho lang sila ng genus pero magkaiba na sila ng species. Ang hahanapin natin mamaya ay ang Medinilla Magnifica. Sa wakas, nakita ko na rin ang hinahanap kong halaman. Ang kapa-kapa. Para siyang ubos, no? Try natin... Sir Glenn! Andiyan pala kayo, Sir Glenn. Hindi po ubas to, sir. Hindi ba yung ubas? Hindi po. Mga kapuso, andito pala tayo. Kasama natin ngayon si Sir Glenn, isa siyang plant taxonomist. Totoo ba na yung halaman na to ay nakikita sa bariya ng 10 piso? Tama po, sir. Yan po mismo. Ano man po yung naka-imprenta sa likod ng ating 10 piso, yan po mismo ang ating nakikita sa ngayon sa harap natin, kapa-kapa. Dapat alam mo, mayroong 80 species ng Medinilla natives sa Pilipinas. At kapa-kapa o Medinilla Magnifica ang nag-stand out dahil sa kulay at itsura nito. Medinilla Magnifica, talaga namang magnificent. Isa itong endemic na halaman. Ito ay kadalasan tumutubo sa mga rainforest ng Mindanao at Bicol. Tama po ba? Tama po na endemic po ito. Ibig sabihin po, sa Pilipinas lamang po ito natural na tumutubo. Ano po? Wala po nito sa ibang bansa. Hindi ko lang po alam kung saan ang galing yung informasyon nyo na meron siya sa Bicol, pero natural po siya sa Luzon, sa Mindanao, pero sa Bicol hindi ko po sure. Ano ba to? May season ba to? Halaman na to? Meron po. Katulad po ng mga halaman natin dito sa Pilipinas, natural po silang nagbubulaklak kapag magsa-summer na, kapag umiinit na. Mga kapuso, kaya ito tinatawag na kapa-kapa kasi kapag ito ay hinawakan, tama? Ito ay bumubuka. Paano ba? Sir, itatama ko po ulit kayo. Hindi ko po alam kung saan ulit galing yung informasyon ninyo, pero tinatawag po itong kapa-kapa, hindi po dahil din sa sinabi nyo, pero dahil po nitong parang cape or kapa ng mga superhero, sir. Ganun po. Hindi po kapag hinawakan ay bumubuka. Mali po yata ang informasyon ninyo kung saan man yun galing. Saan po galing information? Pasensya na po kasi ako po ay nagtuturo. Ito po mismo yung tinuturo ko pero mali yata yung impormasyon, sir. Galing din po ako sa klase mong, pasensya na po. Kung ganito po tayo lagi, una na lang po siguro ako. At ako po may mga schedule pa. Ano po? Sige po, pasensya na din po sa inyo. Pasensya po. Hiya ako kasi nga may schedule siya eh. Sige, try to ako sa akin. Magsisorry kasi hindi ako nag-research on my end. Sir Glenn, sorry po. On my end, siguro as a host. Hindi dapat... ko nag-search nun, sir? Hindi po. Siguro mali ko na hindi ko inaral yung halaman. Yes. So... At saka yung mga ganung trivia, sir. Pag mga parang kakaiba yung trivia, I believe dapat i-confirm mo. No? Yung mga pag hinawakan, kapa, ano ba yun, saan yung galing? Kung okay lang, sir, kahit mabilisan lang, sir, pwede natin i-close yung segment. Kasi ano lang po, bilang joke lang po. Yes. It's a prank! Seryoso ba? Di nga. Sir Glenn, galing mo acting. Di nga. Seryoso ba? Dalawa script ko. Isang pang-stop. Oh my God! Kala ko mababan ako dito. Prank. Oh my God. Naban ako. First time kong ma-prank ever sa buhay ko. Sa TV. Sa TV pa. Sa TV pa talaga. Heads or tails? Sa likod ng bariyang ito,
ang hindi matatalikurang ganda na isa sa mga pinagmamalaki ng ating bansa, ang Kapa-Kapa. Ako ang Kwento King ng Las Piñas at yan ang kwentong dapat alam mo.